So ayan guys, itong video na to gusto kong i-share po sa inyo na gusto kong yun nga i-share sa inyo na buntis po ako and ayun, nakapag 7 weeks. 7 weeks na yung pinagbubuntis ko. 7 weeks and 1 day. So, pagbali pangalawang trans-V ultrasound ko na yon, yung una, 6 weeks and 4 days. So, early pregnancy pa, bahay bata pa lang yung nakita. Noong February 13, ngayon, itong second trans-V ko, ito nga, kanina, March, ngayong araw na to, March 6. So, ayun, nakita ng nagka-trans-V kanina na pero hindi pa naman niya inaano talaga na ano, blighted ovum kasi maganda pa naman daw yung sack ko. So, ayan. Pero, may nakita siyang mga blood hemorrhage. Which is kasi 1 week na akong spotting at nakaranas ako ng medyo, akala ko nga nagme-mens ako kasi medyo malakas and may lumabas na mga maliliit na buo-buo na dugo na medyo itim. So ayan, yun nga, nakita niya na, sabi naman niya sa akin na hindi niya pa blighted ovum kasi nga maganda pa nga talaga yung sack ko. Ngayon, binigyan niya ako ng, so ibig sabihin yung blighted ovum, yun nga yung, alam ko marami nang nakakaalam sa inyo na yung, kung ano yung blighted ovum, yun nga na, pero gusto ko rin sabihin sa inyo na sa mga baguhan po na mga nagsisearch sa YouTube, kaya ng mga nararanasan nila ngayon sa pagbubuntis na maaaring kagaya ko na dumaraan sa yun nga, nasinabihan sila na blighted ovum. Yung blighted ovum po ay bugok na pagbubuntis. So, ayan. Siyempre, hindi ko na po explain sa inyo kung ano nung, basta yun lang po yung, sabihin ko lang po sa inyo yung kung ano yung, kasi ako hindi ko rin naman ano na, kung ano talaga at bakit naging ganon. So, ayan. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung sinabi sa akin nung nagka-transfer sa akin kaganina. Yun nga na, hindi pa naman niya blighted ovum. Kasi maganda pa nga yung sack ko. Ayan. So, binigyan niya ako ng after one month ulit na para magpa-transfer ako. Kasi sabi niya, sana magtuloy-tuloy at magkaroon na ng development after 1 month. Kasi sabi niya, kapag after 1 month, wala pa rin development or walang fetus. Kasi wala pa rin fetus sa aking hindi nga bahay bata, wala pa rin fetus. Ngayon, pag after 1 month, wala pa rin fetus, i-re-refer na ako ng OB ko sa doktor para sa clinic lang kasi ako nagpapa-check up. I-re-refer niya ako sa doktor para i-raspa na ako. Actually, kung mangyayari man to, pero sana mag naman. Pangalawang beses na akong mararaspa kasi yung pangalawa dapat na maging na ipinagbuntis ko year 2018. Nakunan ako, yun, na raspa din. Pero, yung panganay ko, ito, okay naman. Medyo makulit na si Baka. Ipinanganak siya ng premature. So, ito nga, sana wag naman mangyari sa, dun sa pangalawang baby. Sana, nakunan ako. Sana, after 1 month, may development na maganda. Kasi which is gusto na rin ng asawa ko pati ng anak ko magkaroon kami ng baby.
Kasi yung anak ko ngayon, ito yung panganay ko. Ano na siya, 5 years old na. So, yun. And yun nga, nakita din sa transfer ko na meron akong maliliit na pitbulls. Kita nyo ba? Ayan yung aking transfer ultrasound. Yan. So, ito yung inanuhan niya. Ito. Na may nakitang sorry, magalaw yung aking camera. May nakitang tikus na maliliit na. Maliliit pa naman. Kaya nagtaka ako. Kasi nung unang ultrasound ko, yung transfer ko, cleared naman yung aking ovary, walang problema, walang PCOS. So, kanina nga, yung kanina nung na-anahan ako, na tinransfer ako, nakita nga na may maliliit akong PCOS. So, yung una kong palang transfer, ano na yung chance ko noon? 6 weeks and 4 days ng February 13 na una kong transfer. Ito naman yung pangalawa ko, March 6 ito. 7 weeks and 1 day. So, ayan, yung chan ko. So, yun. Siyempre, hoping pa rin kami na sana after 1 month, may development na maganda. Yan. Na matuloy siya, na sana hindi siya mabubo, or yun nga, hindi maging blighted organ, ovum yung pinagbubuntis ko. Yan. Pero uminom naman ako ng pampakapit kasi naresetahan ako, then antibiotic nga para sa aking UTI. May UTI kasi ako. Pero tapos ko nang inumin yung para sa UTI ko. So, ayan lang guys. Yan lang na yung maishishare ko about sa nararanasan ko ngayon, about sa pagbubuntis. Siguro after 1 month na ito, start na sa susunod na aking magpapatransfer.